Kumusta mga master? Ito ang High Speak TV. Ipagpatuloy natin ang ating kwento tungkol kay na HD at Natalie. Sa part 4 nga ay nahalikan nga ni HD itong si Natalie dahil sa napatulog-tulog ito, kaya gulat na gulat ito sa ginawa ni HD sa kanya. At ngayong nasa isang bahay sila, itong si HD at Natalie, dahil sa isang kasunduan na mabayaran ito ang kanyang mga utang, ano kaya ang mangyayari sa dalawa? Magiging mas malapit kaya ang dalawa at may mabubuo na pagmamahalan? Yan ang ating alamin. Pero bago natin simulan ang ating kwento, kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa channel ko, ay baka pwedeng makahingi ng subscribe sa inyo, at huwag niyo rin kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na darating. So anong panghinintay nyo? Simulan na natin! Kinaumagahan sa mansyon na magising na nga itong si HD, ay nagugutom ito, kaya naman pumunta agad ito sa kusina. At nagulat siya at napangiti na makita niyang maagang ang gumising itong si Natalie para magluto. At sabi nito, "Wow, himala ha, buti naman at maaga kang nagising." At pasigaw namang sabi ni Natalie, "Good morning, senyorito. Kumain na po kayo, senyorito, dahil sobrang sarap niyan at pinaghirapan ko yung lutuin." At sagot naman ni HD, "Anong senyorito, ang baduy mo namang tumawag ng pangalan? HD na lang itawag mo sa akin, ang kulit mo talaga." Sabi naman ni Natalie, "Okay, HD." At patawa namang sabi ni HD, "Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ang hyper mo? Nakalangap ka ba ng katol? Anong brand? Bygone katol o yung tigre?" At pinagalit namang sabi ni Natalie, "Anong sabi mo? Grabe ka naman, eh anong gusto mo yung pinagalit? Yung magsalita ako ng, 'Hello HD, kumain ka na, dahil sobrang sarap niyan.' Yung mga ganun ba yung gusto mo?" At tumatawa ng malakas itong si HD. At sabi nito, o na, sige na, kumain na tayo, ang ingay mo naman." At lumipas pa mga minuto na matapos na silang kumain, ay biglang may tumawag kay HD. At lumayo ito ng konti kay Natalie at sabi nito, "Hello?" At sagot naman ang kanyang kausap, "Hello son, how are you? How's your day? Kailan ka ba uwi dito? Miss na miss ka na namin." Sabi naman ni HD, "Hello dad, bakit napatawag ka?" At sagot naman ng tatay ni HD, "Namimiss ka na talaga namin dito son, umuwi ka na kasi. Pero may sasabihin sana ako sa iyong napaka-importante. Pwede ka bang mag-attend sa napakalaking in-granding parting magaganap? Kasi dadalo ang lahat ng mga investor natin. Kung pwede lang san." At sagot naman ni HD, "Sige dad, I will." At sabi naman ng tatay ni HD, "Thank you so much my son. Yung mama mo dito ay sobrang namimiss ka na niya dahil 2 buwan ka na daw hindi niya nakikita." Si HD nga ay nag-iisang anak ng napakayamang pamilya at nag-iisang tagapagmana ng lahat ng mga ari-arian nila. Si HD ay isang napakalambing na anak at mahal na mahal nito ang kanyang mga magulang, pero dahil sa pagkawala ng kanyang girlfriend ay sobrang laki ng pinagbago nitong si HD. Dahil minsan nakatunga nga lang ito pagkasama niya ang kanyang mga magulang. Minsan naman dito kumakain at lagi nilang nagkukulong sa kwarto niya. Sobrang napakalaking impact talaga ang pagkamatay ng minamahal niya na si Christine. Dahil sa muling uuwi itong si HD sa kanilang bahay, ay sabik na ang kanyang mga magulang na makita siya. At isang ang napakalaki at in-granding party ang magaganap. Samantala, pumunta na nga sa labahan itong si Natalie para maglaba ng mga gamit ni HD. Kasali na rito ang brief ni HD, kaya naman habang bit-bit niya ang brief ni HD ay napasabi na lang itong si Natalie, "Kung ako lang susunod ay itatapon ko talaga itong sa basurahan." Pero in fairness ha, hindi umaalingasaw ang baho ng kanyang brief. "Bakit amoy baby?" At tumatawa nga itong pasikreto itong si Natalie. Nagdaan pa mga oras na matapos na nga itong maglaba at magsampay na sana sa tapat ng kwarto na tinutulugan ni HD, ay kitang kita nga nito ang loob ng kwarto ni HD dahil sa pull-up glass lang ito. At bigla itong napasigaw, pero pinipigilan lang niya dahil baka makita siya ni HD. Nang mga oras na yon ay hubutubad itong si HD dahil galing itong naliligo. At sabi naman ni Natalie, "Patawad po, di ko po sinasadya. Di ko po sinasadyang makita si Robin Hood." At nang makita nga niya itong si HD, ay di na muna ito nagsampay at nagkunwari na lang ito na magwawalis muna, pero inaantay niya na matapos itong magbihis itong si HD. At nang sa palagay niya ay tapos na itong magbihis, ay doon pa lang siya nagpatuloy sa pagsasampay. At nang pumasok nang ito sa loob ng bahay, ay bigla siyang tinawag na HD, "Ah, Natalie." At nagulat bigla itong si Natalie. At sabi nito, "O bakit?" At sabi naman ni HD, "Bakit gulat na gulat ka? Ang nerbiyoso mo naman.
Lagi ka atang nagkakape, no? At sabi naman ni Natalie sa kanyang isipan, loko pala tong mukong na to, sarap talaga sa pakin. E sino di magugulat na makita yung Ruby Nude niya? Sobrang laki. At sabi nito kay HD, ah wala wala, nakakita kasi ako ng unggoy eh. At sagot naman ni HD, ah unggoy? Sinong unggoy? At patawan mang sabi ni Natalie, joke lang. Ng mga oras na yun ay seryoso ang kanilang pinag-uusapan at sinabihan ni HD itong si Natalie na may 2 days off siya. At sabi nito, sa susunod na araw ay ihahati na kita sa inyo at bibigyan kita ng 2 araw para magpahinga. Kasi may aasikasuhin ako pero may sasabihin ako sa iyo na napaka-importante. May magaganap na ingranding party sa bahay nila Jeff at pupunta din yung mga magulang ko. Kaya isasama kita at ipakilala sa kanila. At pinagulat namang sabi ni Natalie, ano eh bakit mo ako isasama? Naku HD please lang ha, tigilan mo ako sa mga kalokohan mo. Eh ano pang isipin ng mga magulang mo tungkol sa atin? Baka pagkamalan pa tayo na mag-boyfriend at girlfriend. At sabi naman ni HD, 50,000 kapalit ng isang gabing party. Wala ka lang ibang gagawin kundi ang magpanggap na girlfriend ko. Nang mga panahon iyon ay hindi nga maintindihan ni Natalie ang kanyang nararamdaman na parabang masaya ito na natatakot. At sagot naman ito, nahihibang ka ba HD? Ano bang trip mo? Iba ka ano pang sabihin ng mga magulang mo? At patawa namang sabi ni HD, huwag kang mag-alala, mababait yun. Saka magpapanggap lang naman tayo. Ang gusto ko lang talaga Natalie na ipakita sa kanila na okay na ako, na may bago na akong girlfriend at hindi na dapat sila mag-alala sa akin para di na nila ako laging pipilitin na mamalagi pa sa bahay kasi lubhang nag-aalala na sila sa akin. Naintindihan ko naman sila eh, kaso Natalie, pag nasa bahay kasi ako ay parang sasabog yung utak ko. Ang gusto ko talaga ay pumunta sa mga malalayong lugar at makapag-isip ng maayos, na may makakausap, na may makakasama. Pero sabi naman ni Natalie, ang mga magulang mo pala HD ang kakausapin mo. At sagot naman ni HD, ayaw kong ipakita sa kanila na malungkot ako dahil masasaktan lang ako ngayon. Ang gusto ko muna ay kaunting panahon para makarecover kasi hanggang ngayon ang sakit pa rin ang nararamdaman ko. At habang lumalalim ang kanilang usapan at habang pinagmamasdan ni Natalie ang mukha ni HD, ay napasabi na lang ito sa kanyang sarili, ang gwapo mo talaga HD, grabe ka. Yung mga labi mo, yung ilong mo na sobrang tangos, yung kutis mo na sobrang kinis at yung mata mo na sobrang ganda. Kahit parang ang lungkot-lungkot nito. Nagdaan pa mga oras, nang sumapit na nga ang gabi, ay laging nagmamasid si HD sa paligid habang naupo ito sa harapan ng pool at nagiinom mag-isa. At sabi ni Natalie, ano na naman yung iniisip mo? Sagot naman ni HD, umandar na naman kasi yung nararamdaman ko Natalie. Iwan ko ba? Nagpakalayo-layo na nga ako, sinusundan pa rin ako ng mga alaala ni Christine. At sabi naman ni Natalie, siguro ang dapat mong gawin ay gagawa ka ng mga bagong memories para tuluyan ang mabura yung mga kalungkutang nasa puso mo. At habang minamasdan ni Natalie itong si HD, ay napapansin niya na medyo nalalasing na naman ito at nasa tabi pa ito ng pool. Baka kung mapano pa o baka malunod. Kaya naman sabi ni Natalie, tama na yan HD, ang dami mo nang nainom, magpahinga ka na. At sagot naman ni HD, hindi Natalie, gusto pang uminom, kumuha ka pa dun, nasa ref, kunin mo yung isa dun. At sagot naman ni Natalie, hindi HD, tama na, ayaw kung mapano ka, delikado pala kung ikaw lang mag-isa lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Paano kung wala ako tapos nasa tabi ka ng pool? Paano kung nalasing ka tapos mahulog ka sa pool, di malulunod ka?